Sigurado ka ba, Alime? Aba, magdadalawang gabi na akong walang kinikita sa'yo. Promise, papasok na ako bukas ng gabi, bikla. Pag nabayaran na ako ni Mr. Hoffman, ibibigay ko yung porsyento mo. Narinig niyang bumuntong hininga ito sa kabilang linya. Pilit kasi siyang pinapapasok nito sa nightclub ngayong gabi dahil dalawang gabi na raw itong walang kinikita sa kanya. Istress na istress ito sa mga dancer ng nightclub dahil hindi na nga raw magaganda ay hindi pa magaling sumayaw. O siya, sige, basta pumasok ka bukas ng gabi dahil nilalango ang nightclub ko pag wala ka. Panguuto pa ni bikla sa kanya. Okay, sige po. Maiksing sagot niya bago niya pinatay ang kanyang cellphone at ipinatong niya iyon sa kutso na inuupuan niya. Kakatapos niya lang maligo dahil naglinis pa siya ng buong bahay. Nakapaglaba na rin siya ng kanyang ilang pirasong damit. Inaasahan na niyang darating si Gabriel dahil susunduin siya nito papunta sa mansyon. Tutulungan na raw kasi siya nitong mapaniwala si Kenji Hoffman na may nangyari na sa kanila. Marahil, nakukulitan, unaawa lang ito sa kanya, kaya naman tinutulungan siya nito. Hindi niya rin alam kung bakit siya nito tinutulungan. Napangiti siya habang namimili siya ng kanyang susuotin na damit. Pinili niya talaga yung damit na kaakit-akit. Gustong-gusto niya kasing nakikitang namumula ang pisngi ni Gabriel sa tuwing nakikita nito ang kanyang outfit of the day. Napakagwapo at inosinti ng pagkakapula ng pisngi nito. Minsan nga, parang gusto niya itong kurutin. Maya-maya pa, narinig na niya ang pagkatok ni Gabriel sa kanyang pinto. As usual, nag-uumapaw pa rin ang kagapuhan nito, hindi na ata mababawasan iyon kahit tumanda ito. Perfecto kasi ang pagkakalikha ng Diyos sa mukha nito. Maayos ang pagkakasuklay ng buhok nito at mukha talaga ito kagalang-galang sa suot nitong business suit. Ito yung tipo ng mga taong hindi niya lubos maisip na makikipag-usap sa mga taong katulad niya. Hello, Gabriel. Bati niya kay Gabriel nang pagbuksan niya ito ng pinto pagkatapos niya itong titigan. Otomatikong napakunot ang noo nito pagkakita nito sa suot-suot niyang damit. Namula agad ang pisngi nito na ikinataba naman ng kanyang puso. Simula nang makulong ang tatay niya, ito pa lang ang taong nagkakapagpasaya sa kanya. Sa simpleng pamumula ng pisngi nito ay nabuo na ang araw nito. Super sexy short kasi ang suot niya na halos kita ang kalahati ng kanyang likod at isang BB tube tank naman sa itaas niya. Change your clothes. Naningkit ang mga mata nitong oto sa kanya. Naramdaman siguro nito ang pagiging pelya niya. Hindi niya kasi maiwasan mapangiti sa reaksyon nito. Paano maniniwala ang kuya Kenji mo kung magsusuot ako ng maayos na damit? Hindi tayo aalis hanggat hindi ka nakakapagbihis ng maayos na damit. Ngumiti siya at isinuot niya ang kanyang kulay puting jacket. Problem solved. Okay na ba, Boss Gabriel? Pang-aasar niya pa sa puging bisita niya. Bumuntong hininga na lang ito dahil wala naman itong magawa sa kapilyahan niya. Hindi na lang ito nakipagtalo pa sa kanya. Tinitigan lang siya nito kaya medyo nailang siya. Hindi kasi siya naglagay ng kahit anong make-up sa kanyang mukha. Alam naman niya sa sarili niya na maganda pa rin siya kahit wala siyang make-up dahil madalas na papuri ng mga kapitbahay nila ang tunay niyang ganda. Marami nga ang nagsasabi sa kanya na hindi dapat siya gumagamit ng make-up dahil mas maganda siya sa natural niyang ganda. Ngunit ang gusto ni bikla, on fleek palagi ang kilay niya sa nightclub
upang mas kaakit-akit raw siyang tignan. Kaya siguro sa tinititigan ngayon ni Gabriel ay naninibago ito sa kanyang mukha dahil walang make-up ang kanyang mukha. Let's go na baby Gabriel. Untag niya rito dahil napapatagal na ang pagtitig nito sa mukha niya. He cleared his throat and look away. Tara na, alis na tayo Gabriel. Tanong ulit niya. Kumain ka na ba? Tanong naman ito sa kanya, imbis na umalis sila ay pumasok pa ito sa maliit nilang bahay. Mabuti na lang nakapaglinis na siya kanina. Nakakaya yung bahay namin, masyadong maliit, pasensya ka na. Napapangiwi na lang siya ng tuluyan na itong pumasok sa loob ng kanilang bahay para itong imbestigador dahil tinitignan nito ang bawat sulok ng kanilang bahay. Well, wala naman na siyang gamit sa bahay na iyon dahil halos lahat na ibinta na niya. Ang natitira na lang na gamit sa bahay niya ay ang isang kutson at mga gamit pang luto. Bukod doon ay wala nang natira. Bakit walang gamit yung bahay mo? Kakalipat mo lang ba? Nagtatakang tanong nito. Bininta ko na yung mga gamit namin. Kailangan ko kasi talaga ng pera. Pati mga damit niya at mga libro ay bininta na rin niya. What? Kunot noong tanong nito na para bang hindi maintindihan ang kanyang sinabi. Bininta ko na. Di ko naman kailangan yon. Ang mahalaga sa akin ang pera. Suminyas pa siya kay Gabriel ng money sign sa kanyang daliri. Tila nag-isip ito kung bakit niya bininta lahat ng gamit nila. Why do you need money that much? Secret, tara na. Napatingin ito sa picture frame na nakapatong sa unan niya. Yumuko ito upang kunin iyon. His your father? Tanong nito. Tinitigan nito ang litrato nilang dalawa ng kanyang tatay sa picture frame na iyon. Kuha iyon nung bata pa lamang siya habang kumakain sila ng ice cream ng kanyang tatay. Pinikturan lamang sila noon ng kapitbahay nila. Oo, tatay ko yan. Pogi, no? Napangiti ito ng kaunti. Tinitigan itong muli ang kanilang picture. Ang pangit mo nung bata ka pa. Meron ito. Grabe ka Gabriel. Nignig lang ako dyan. Dahil panay pa ang laro ko sa lansangan. Yeah, maitim ka pa dito. Ibig sabihin ba ngayon maganda na ako at maputi na? Tukso naman niya kay Gabriel. Ngumiti lang ito at hindi sinagot ang kanyang tanong. Muli nitong nilagay ang picture frame sa ibabaw ng kanyang unan. Dito ba talaga nakalagay ito? Tanong ni Gabriel sa kanya. Oo, dyan lang yan. Palagi ko kasi tinitignan si tatay ko bago ako matulog. Why? Where is he? Si Secret. Tara na, gumagabi na. Hinila na niya si Gabriel palabas ng kanilang bahay. Ayaw niyang pag-usapan ng kanyang tatay dahil baka matakot ito sa pamilya niya. Mabuti naman at pinili na lang nitong manahimik at hindi na ito nagtanong pa. Habang nasa biyahe sila, hindi niya maiwasan malungkot ng kaunti dahil aalala niya ang kanyang tatay. Kamusta kaya ito sa kulungan? Kumain ka na ba? Tanong nito sa kanya kaya napalingon siya dito. Ha? Kumain ka na ba? Tanong ulit nito habang napapatingin nito sa kanya habang nagmamaniho ito. Oo, kumain na ako. Kahit ang totoo ay hindi pa siya kumakain. Mauubos na kasi ang bigas niya at wala pa iyon sa kanyang budget. Napakamahal naman kasi ng bigas ngayon. I don't believe you. Bakit? Mukha kang gutom. Napangiti tuloy siya sa sinabi nito.
Grabe ka talaga, Gabriel. Kumain na ako, no? Ah, okay. Sayang. Baliwan lang sagot nito. Ha? Bakit naman sayang? Sayang naman yung pasta at steak na pinaluto ko kung kumain ka na pala. Ay, kakain ulit ako. Gutom nga pala agad ako eh. Huwag natin sayangin. Napangiti ito at halatang inaasahan na iyon. Malayo pa ba ang bahay nyo? Malapit na. Maya-maya pa, lumiko ito sa isang mahabang kalsada na ang tinutumbok ay isang napakalaking gate. Ang dami niyong aso sa gate nyo ah. May anim na asong malalaki kasi ang nasa gilid ng gate ng mga hukman. Sinusugod kasi kami ng mga girls pag walang aso dyan. Pagyayabang nito na may halong biro. Ay wow, hindi kayo na talaga mga hukman. Sinakyan naman niya ang biro nito, kaya naman natawa ito. Napatitig tuloy siya kay Gabriel nang marinig niya sa unang pagkakataon ang tunog ng pagtawa nito. Masarap iyon sa pakiramdam niya. Masaya siyang makita itong napapasaya niya. Akala niya noon hindi ito tumatawa. Lalo tuloy itong gumagwapo sa paningin niya. Why? Naputol tuloy ang pagtawa nito nang mapansin nito na tintitigan niya ito ng kakaiba. Nag-iwas siya ng tingin. Mukhang nagdidelikado na talaga ang puso niya simula nang makilala niya ito. Katulad na lang ngayon, nagiging abnormal na naman ang pagtibok ng kanyang puso sa sobrang bilis ng tibok nito. Sakto naman at kakahinto lang nito sa mismong tapat ng mansyon. Ah, ang laki ng bahay nyo. Pagbabago niya ng usapan. Nahuli kasi siya nitong napapatulala sa gwapong mukha nito. Kulang na lang ay mapatulo ang laway niya sa pagkabighani sa gwapong mukha nito. Hindi ito sumagot at inalalayan na lang siya nito sa pagbaba niya sa kutsi nito. Ito na ata talaga ang pinaka-gentleman na nakilala niya. Wala pang lalaking turmato sa kanya ng tama kundi ito pa lamang. Let's start the scent. I will hold your hand. Hindi pa man siya nakakasagot nang hawakan ito ang kanyang kamay. Kinagat na lang niya ng pasimple ang kanyang labi dahil nakaramdam siya ng nakakakiliting kilig. Hinayaan niya lang itong hawakan ng kanyang kamay habang papasok sila sa napakalaking mansyon ng mga Hoffman. May mga katulong ang nasa paligid ng napakalaking living area ng mansyon at nag-uusap lamang ang mga ito na parabang at home na at home ang mga ito. Hi Sir Gab! Bati ng mga katulong kay Gab pagkapasok nila. Hi Ma'am! Bati rin ng mga ito sa kanya. Mukhang nagulat ito pagkakita sa kanya dahil napaka-eksi ng kanyang shorts. Mabuti na lang at naka-jacket siya. Mukha tuloy siyang nakapanloob lamang. Hi din po. Ganting bati niya naman sa mga ito. Nahiya tuloy siya ng kaunti. Nagbulungan ng mga ito at panigurado siya ang topic ng mga ito base na rin sa pagtingin nito sa kanyang makinis na hita. Lumakad pa sila ni Gab hanggang sa dumiretso sila sa elevator. Halos nanliit naman siya sa sobrang ganda ng mansyon. Naisip niya tuloy kung gaano kalayo ang pagkita ng kanilang mundo ni Gabriel. Don't mind them, ngayon lang kasi ako nagdala ng babae dito. Mukhang napansin din ni Gab ang pagtitinginan sa kanila ng mga katulong nito. Ah, ayos lang. Akala siguro nila nakapanloob lang ako. Ngumiti lang ito ng tipid. Pero bakit wala ka pang dinadalang babae dito? Sino naman dadalhin ko? Wala ka pa talaga naging girlfriend? Totoo ba talaga yon? Usisa niya habang nasa elevator pa sila. Wala eh.
saktong lumabas na sila ng elevator at hindi nila napansin na naroon sa gilid ang isang katulong ng mga Hoffman at naririnig nito ang kanilang pag-uusap. Nako, bakla ka siguro talaga. Ang gwapo-gwapo mo eh. Imposible naman, wala kang magustuhang babae. Lahat ng magustuhan mo, panigurado sasagutin ka. Napangiti ito sa kanyang sinabi. Mukhang nagustuhan nito ang pagsabi niya na gwapo ito. Really ha? Oo, kaya bakla ka siguro talaga. Ay! Napatili siya. Nanghilain siya nito ng mabilis. Papasok sa kwarto nito. Nanlaki naman ang mata ng isang chismosang katulong ng mga Hoffman. Hinapit ni Gabriel ang kanyang behewang at isinandal siya sa likod ng pinto pagkapasok nila sa kwarto nito. Tutuwanan ko kaya yung gagawin natin. Bulong nito sa kanyang tihinga habang hapit na hapit nito ang kanyang behewang. Ang sarap pakinggan ng bedroom voice nito na talaga naman nakakapanghina. Sige, gusto ko rin. Pagpahayag niya agad dahil sino ba naman ang tatanggi sa isang katulad nito. At isa pa, trabaho naman talaga niyang paligayahin nito at binyagan ngayong gabi. Binitawan siya nito at kinurot ang magkabila niyang pisingi. Ayoko nga. Naiwan siyang nakasandal sa likod ng pinto habang ito naman ay lumakad na papunta sa kusina. May pilyong ngiti sa mga labi nito. Napalunok siya dahil nabitin siya sa ginawa nito. Nasarapan pa naman siya sa paraan ng pagkakahapit nito sa kanyang behewang. Inayos niya ang kanyang pagkakatayo at sumunod siya dito. Napansin niyang napakalinis ng kwarto nito at napakaganda. Bakit ba kasi ayaw mong makipaglaro sa akin? Ako na nga ang lumalapit sa iyo. Napapangiti lang ito habang inaasikaso ang kakainin nila. Mukhang iinitin lang nito ang pagkain nila sa microwave. I don't like to have me club. May phobia ka sa ganon? Gulat na tanong niya. Ikinatawa naman ito ang kanyang sinabi. Mukhang tuwang-tuwa ito sa kanya. I just want to make love with the woman I love. Maya-maya, seryosong sagot nito sa kanya. Natamimi tuloy siya sa sinagot nito. Ang swerte naman ng babaeng yon. Wala sa sariling kuminto niya. May parte din ng kanyang puso ang nasaktan ng kaunti. Kaya pala ayaw nitong makipaglaro sa kanya dahil gusto lamang nitong gawin ang bagay na iyon sa babaeng mamahalin nito. Pinitik nito ang kanyang ilong dahil napaisip na pala siya ng malalim. Kain na! Napakalapit ng mukha nito sa kanyang mukha. Kaya naman, bumilis muli ng mabilis ang tibok ng kanyang puso. Sige, salamat. Nasarapan na pala nila ang niluto nitong pasta at steak. Umupo ito sa kanyang tabi at sinimulan na nitong kumain. Dapat ang hanapin mo yung babaeng katulad mo, Gab, para pareho kayong tigang. Natawa ito sa kanyang sinabi. You're really funny. Ngumiti lang siya at sinimulan na niyang kumain. Nag-ahanap ka na ba ngayon ng jowa? Maya-maya tanong niya kay Gabriel. I'm not looking for love. Hinahayaan ko lang na dumating ng kusa. Napalunok siya dahil tinignan siya nito sa kanyang mga mata habang sinasabi iyon. Ako... Wala na sigurong dadating sa akin. Why? Kunot noong tanong nito. Sino naman ang makakatanggap sa isang tulad ko? Ilang lalaki na ang nakagamit sa akin. Tanga na lang talaga ang magmamahal sa akin. Mukhang hindi nito nagustuhan ng kanyang sinabi dahil nakasimangot pa rin ito. Pinili na lang nitong hindi magkuminto tungkol sa drama niya.
ka. Kaya ikaw, Gabriel, huwag kang magkakagusto sa akin. Ang bagay sa'yo, yung mga babaeng inosente. Pero niya sana upang umiti ito. Ngunit mas lalo lang itong sumimangot at pinutol ang sinasabi niya. You are not the one to decide for me. Tumayo ito at pumasok sa restroom. Kakaibang pagtambol naman ng kanyang puso ang kanyang naharamdaman. Ayaw niyang bigyan ng kahulugan ng sinabi nito, ngunit may kaunting parte ng kanyang puso ang umaasa.